Cruz. Ayan, good morning. Kagising ko lang. Ayan, yung pa'y mga maleta namin. Mga gamit. Kasi wala ako sa bahay. Nasa Kidapawan ko ngayon. And this is it, guys. Pumasok na yung pera ko sa MetaMask. Woo! So magbe-breakfast muna tayo. Tapos i-withdraw na natin. Let's go. Iligpit muna tayo ng kama. Para di tayo pagalitan ni waifu. Yeah, yung maleta ay yung luggage ko. So dito muna kami nagstay kasi may kliyente yung asawa ko. Kailangan niya kasi kasuin yun. Yeah, dinala ko yung PC. PC is life. Let's go! Tapos na ako kumain. Tapos na ako mag-breakfast. Ngayon, inong ko na yung ano, PC. At mag-withdraw na tayo. Ayun mga may bro, ayun kakataos ko lang kumain. So ngayon, ayun nakikita nyo naman. Eto na. Masok na. Ating naipon sa Aureus Rohan. So ngayon na natin i-withdraw itong pera na ito. At ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay, so step by step kung paano natin i-withdraw yan. Alright, so let's go. Excited na ako mga bro. So ang first step dyan is kailangan nating search yung pancake swap. Okay. Ayan. So i-click natin to. Up. And then usually dito sa pancake swap kapag naka-connect na yung MetaMask mo. Ayan. Pag nag-login, kapag na-connect na yung MetaMask mo, automatic na yan. Okay? Dito nyo makikita. Dito nyo makiklik. Dito nyo makikita yung MetaMask nyo sa extensions. So, yung gagawin natin ngayon is i-trade tayo. Okay? So, convert natin siya. Ito. So, ang kailangan natin is yung pera to BNB. Okay, to BNB. So yung currency natin, i-select natin. Kailangan nating i-paste yung address. Ayan. Ito yung address ng Aureus Rohan. So nakalagay diyan Aureus RA. Once na nakalagay na 'yan, i-click natin yung port. So, ito, hindi ko alam kung ano to. And so, try lang natin i-click understand kasi wala naman na ibang, wala na ibang options eh. So, i-click na lang natin tong I understand. Natin import. Try natin. So, balance is loading. Ayan, so antayin lang natin na mag-load yung balance. So first time ko din ano, first time ko mag-trade gamit ang ito, pancake swap kasi nasanay ako sa SLP, sa Binance F2P. Okay? So convert natin max. Ayan, sa BNB. Okay? Ayan na. So kinlik ko lang. Tanya naman yung pag So kinlik ko yung max. Okay, pag-click ko ng max, lalabas yung balance ko dito. And then, kapag lumabas yung balance, natin yung enable. Tantayin lang natin. Natin yung enable. Ayan, so kapag kinlik nyo yung enable, merong lalabas.
Ayan, so merong gas fee na lalabas dyan. Okay. So pwede nating i-edit yan. And the gas fee has been suggested by edit gas fee. Ayan, kasha. So dapat may laman yung inyong BNB. Kasi yun yung ano. Dapat merong laman. So i-search yun na lang sa Google kung paano yun lagyan. Okay, so ako diretso na ako dito kung paano mag-convert muna. Ayan, so meron. Ay, nga pala mga bros. Yung pinaste ko kanina na link address dito, pwede nyo yun mahingi sa mga pwede nyo mahingi sa mga team. Okay. Or sa akin. Kasi naka-paste na siya, naka-save na siya sa akin. Okay, so yan, i-click lang natin yung confirm. I-click natin yung confirm, wait lang natin. Ayan, so aantayin lang natin. Nakikita nyo na naglo-load. Ito yung lalabas niya. So, yung i-click gagawin natin ngayon is swap na natin. Lang natin niya. Okay, so i-click natin yung confirm. Swap. Oh. Okay, so i-click muna pala natin ito. Yung settings. Ilalagay natin dito. Page tolerance. Lagyan natin sa tolerance is 7%. Pag nalagay na natin yung 11%, X natin. Then, swap. Confirm swap. Okay? Since ayaw niya sa 11% na slippage, try natin taasan, okay? Try natin 12. Swap. Firm swap. Ayaw niya sa 11. Ayaw niya pa rin. So, try natin 13. Try natin 13, swap. Ayaw pa rin. Okay, try natin 14. Swap. Ayun, so gumana siya. So kapag gumana siya, merong lalabas na ganito. Ayan, merong lalabas na ganyan. So, i-click mo lang yung confirm. Confirm. Boom! So, transaction submitted. Confirm. Boom! So, transaction submitted. And lumabas na. Transaction submitted. And then, click natin yung close. Natin yung MetaMask na. Ito na yung lalabas. Okay. Ito na yung price niya kanina. Okay. Meron ng laman yung ating account. So, ngayon, ililipat natin siya to sa Binance. Okay. Ayan. So, since pumasok na yung ating pera, ito, na-convert na natin yung Aureus to BNB. Ayan. Since pumasok na siya, yung kailangan lang natin gawin is ilagin nyo yung inyong Binance. Pag andito na kayo sa Binance ninyo, click nyo lang tong wallet.
So, sa upper right side, may nakalagay niya na wallet. Tapos, i-click nyo lang itong Fiat and Spot. Okay? So, pag la-click nyo na yung Fiat and Spot, antayin nyo na lang na mag-load siya. Na mag-loading. So, since nag-load siya, antayin lang natin na lumabas lahat. Loading pa ata. So, chill-chill lang. Antay lang natin. Ayan. Since nag-load na siya, i-search lang natin since yung atin nasa MetaMask is BNB. Search lang natin dito sa search coin is BNB. Ayan. Ito siya. Sa pinakauna na lalabas ito, BNB. So, yung gagawin natin, i-click nyo lang yung deposit. So, select coin. So, BNB. Tapos, select network. Dito tayo sa BSC. Dito sa gitna. Okay. Sana nasandan ninyo. Click nyo yung BSE. Nakalagay dito, Binance Smart Chain. EEP20. Basta lumabas yan, lalabas ito. So, i-copy nyo lang yung address. Balik kayo dun sa MetaMask ninyo. Click lang natin yung send. Tapos, i-paste mo yung yan. So, 0xFBA. Make sure lang natin. Make sure lang natin na nakapin. After nyan, click natin yung max. Ay, withdraw natin lahat. Ayan, so, meron siyang gas fee. 5. Okay. Okay, bahala na. So, click natin itong, ano. Click lang natin yung next. Next! So, maglo-load siya. Ito lalabas. Nalabas ng transaction, gas fee. Bahala na, di bali na. So, click lang natin yung confirm. Ayan, so, pending, may nakalagay na pending. So, wag lang natin, hindi na natin i-click yung speed up. Kasi madadagdagan lang yung ating gas fee. So, after nyan, dahil nag-send na siya, balik lang tayo sa ating Binance. Refresh natin. And santayin lang natin na mag-load siya. Ayan. So, meron nang lumabas dito sa baba. Ayan, nakalagay dito na confirmation. Ayan, confirming. Okay. So, refresh lang natin siya. So, makikita mo dito merong confirming, no? Kanina, konti pa lang ngayon, 10 na yung nag-confirm. No, refresh lang natin. Hanggang sa matapos yung pag-confirm, ma-complete yung pag-confirm, no? So, 10 na siya. So, yun, completed na. Crypto has arrived in your Binance account. You can check the balance in the spot account. Oof! Hello. Ayan, so, punta kayo dito sa wallet. Click nyo itong wallet, upper right side, Fiat and Spot. So ako, rekta na ako sa GCash ha, para wala nang maraming kaekekan. So makikita nyo dito, itong Binance, BNB pala, hindi Binance. Makikita nyo yung BNB, punta kayo dito sa trade, merong trade dito. Merong buy, deposit, withdraw, trade. Punta kayo sa trade. After nyo pumunta sa trade, hanapin nyo BNB to USD. Hanapin nyo USD. So, BNB to USDT. Pag kinlik nyo yung BNB to USDT, lalabas to, ito. Okay? Kapag lumabas na to, tayo lang dito sa baba. So, kailangan nyong i-sell ang inyong BNB.
Okay, so yung gagawin ninyo is dito sa taas, nakikita nyo tong ano, nakikita nyo tong, ayan, nakikita nyo, eh, yung pinaka sa top, okay, yung kukunin nyo. I-click nyo ito sa pinakataas. So, wait. Before nyo pala i-click yan, kailangan yung i-max to kung i-withdraw nyo lahat. No? So, ang conversion yan is ito. So, pag 100% yan, i-click lang yung sa pinakataas. Then, sell. Sell BNB. I assume na lumabas na siya or nag-count na siya. Sa tayo sa fiat and spot. Ayun, so nag-count siya. Hindi lumabas doon pero nag-count siya. Makikita nyo dito, pagbalik nyo sa fiat and spot galing doon, makikita nyo lalabas dito, meron ng laman. Okay, itong available. Meron ng 143. So, yung gagawin natin ngayon is, pagdating natin dito, ayun, punta tayo sa P2P. Pagpunta natin sa P2P, ito lalabas to. Yung gagawin lang natin is i-transfer natin. Click natin tong tatlong button. Nakikita ba? And then, transfer. Transfer natin Python spot to funding. Okay, yan lang. To funding. Max. Funding. Ayan lang, max. Kahit yung spot funding. Confirm. Ayan. Tapos pag ano natin yan, ayan, meron na total amount. Lumabas na. So, ngayon, punta tayo sa trade. Trade. Tapos papunta tayo P2P. After natin punta dito sa P2P, so may options tayo dito, no? Kung saan yung mataas. Gcash deposit. Kaso mataas, 63A. So, i-try natin yung pinaka-convenient sa Gcash tayo. Ooh, sell. Hindi tayo magbabuy. Ay! Ito, tandaan nyo to. Meron ditong buy, tsaka merong sell. So, i-click nyo dito yung sell. Sell ha, hindi buy. So, sell. Tapos, dito sa Fiat, PHP, Cash. So, hanapin nyo lang yung mga transaction dito. Sige, ito. Try natin to. Sell USDT. All. Ayan, benta natin lahat. Gcash. Sell. So, kapag pag after mo mag-sell, merong lalabas na ito. Ayan. So, hi po, can I have your account name for verification po na tama po? Thanks, wait po, tapusin ko lang yung mga nauna. Ayan, so magme-message sila sa inyo. May message na lalabas dyan. Okay? So, inihingi niya lang po yung account name ko sa Gcash. So, isesend lang natin sa kanya. Account name for verification. Yung account name natin is natin. Ayan. So, payment to be made by buyer. Wala pa, hindi pa. Lalabas lang yan dito. Ayan. Ito yung marireceive ko. Nakalagay dyan. Amount na dapat kong marireceive. So, waiting lang tayo. So, merong time naman dito eh. Payment to be made by buyer. 13. So, safe to kasi kapag hindi mo na-receive, pwede ka mag-appeal. Or kapag na-receive mo na, okay na lahat, na-check mo sa Gcash mo, dumating na, confirm release mo. Okay, so, antayin lang natin. Waiting. Yun! So, nag-PM na. Send po. Thank you po. Kindly release po. Happy trading. Ayan. So, ayan.
Nag-reply na si Ate Juvie. Teta. Yan. So, nag-notify na rin sa akin na dumating na. Ayun, na-receive ko na. Na-receive ko na sa aking GCash. Okay. So, ibig sabihin, wala na silang magawa. I-release ko na. Thank you. Have a nice day. Confirm release. I confirm. Confirm. Get code. So, kailangan natin ma-receive yung code. Yun. And, transaction done. Your payment has been received. You have been sent to your account. Okay, that's it. Yun lang. Order completed. And then, easy. Nasa GCash nyo na agad yun. So, ganun lang mga boss. So, yun lang. And, magkano yung nasa GCash ko? Sa ngayon, ayan. Hindi na kailangan ipakita. So, which means, legit guys. Okay, legit yung nakukuha ang pera sa Aureus Rohan. Legit na may conversion talaga. So, hindi na pwede sabihing scam siya kasi nakaka-receive, nakakuha na ako nung, naka-withdraw na ako nung na-farm ko na tokens. So, yun lang. Good luck. And alam ko na may mga players dyan na naglalaro na din and mag-withdraw na din. So, happy farming guys. And sa mga nagda-doubt pa rin, I suggest na huwag na kayong mag-doubt. Sabi ko. Maganda yung gameplay. And since walang GMs and since walang hunter kit, lahat ng items dito talaga kapag dumami yung players may value. Okay? Mahirap mag-farm ng bedron. Hanggang ngayon, wala pa rin akong bedron. So imagine if maraming players, possibly babalik yung sinasabi nila dati na may value yung buff. Yung Templar na buff, 100 crowns, full temp buff, 50k crowns, yung AM, ganung buff. Meron na yan guys, posibleng yan. Kasi need ng Templar, need lahat. Yung mga farmers, kapag nakakuha ng max PDF, pwede mabenta talaga. Lalo na kapag dumaming players dito, very competitive to kasi lahat kailangan eh. Yung boss items, rare. Walang mga artisan dito. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang paghirapan. So, kapag nakakuha ka man, habang early pa, habang maaga pa na konti pa lang naglalaro, advantage kapag meron ka na or nakapag-start ka na mag-farm. Kasi kapag dumami yung players, lahat matataas yung value. Imagine yun na lang. So, yun lang. Siyempre, sa mga nagda-doubt, hindi natin mapipilit yun. Gaya nung sinabi ko, ako na nga yung magiging proof ninyo. And, ako, honestly, bibili pa ako ng isang account. Gagawa pa ako ng isang account. Nag-iipon lang ako ng tokens. Okay, para gumawa ng defender. Kasi malaki talaga yung potential dito, mga pre. So, yun lang sinasabi ko. Huwag na kayong mag-doubt, men. Wala kayong ibabayad. I-hold nyo lang sa wallet nyo yung pera ninyo. So, why fear, bros? Yan lang. And, kita is tayo sa next payout natin, mga bro. Peace out.